praise and praise to God. With our people, rise from the dead. And Christ will shine on you. For you walked in darkness, but glory the light. And though you need the spirit of your life. Sinasamba namin sa buong araw. Ama, salamat po sa napakagandang araw na iyong binigay sa amin. Salamat po sa napakagandang lugar na iyong pinatagaw sa amin. Ama, salamat po sa mga biyaya, sa mga araw na iyong pinatagaw sa amin sa buong araw ng pagkataya. Ama, natapos na po ang araw ng Sabado na kami nagtaya kasama ka. Ngayon, Ama, ang iyong pagsamba sa inyo, magbibigay salamat at pagpuri sa mga kanilang hindi po yung pabulong tatapos. Ama, sa paninimula po ng aming programa ngayon, Ama, pagkagabayan po kami ng mga banal na ngayon. Kilusin niyo po ang bawat isa sa amin ng Santong Espiritu upang ang lahat ng mga malinig po namin ay aming magamit sa araw-araw ng aming damo niyo. Ama, sa kay Pastor Kadao po na siyang maghahatid po ng iyong pag-ibig. Ama, pagkabawis mo po siya ng iyong Santong Espiritu upang ang mga aral na iyong kanyang ibibigay po sa amin ay mag-awaken at re-awaken po ng aming mga pananampalataya sa iyo. Ama, sa aming mga kasalanan, Ama, na tulungan niyo po kami na patawarin niyo po kami, Ama, sa mga pagkukulang at pagkasala. Sa pangalan namin, Diyos na si Jesus. Yeah.
Mabigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niya'y banal, kailan mo'y tatanyag. Kung wala ng pagkakataon, at hindi na magandang gabi sa bawat isa. Kayo ba'y okay pa? Gising pa o tulog na? O inaantok na? Hindi ko alam kung ang commitment service na katulad ng gahitong oras ay maayos pa. Ang aking pakiramdam ay parang inaantok na, at sa aking pakiwari ay parang ang mga tao'y pagod nang makinig. Kaya lang ito'y bahagi ng ating palatuntunan, dapat ay ang ating commitment service ay dapat kanina pa. Kaya lamang ay dahilan sa maraming mga bagay na ating pinagkaabalahan na bahagi ng ating pagtitipon at ng ating retreat ay nakuha ang ating mga oras, magkagayon ito'y bahagi ng ating palatuntunan. Kahit ako ay ako'y pauwi, pagkatapos ng ating commitment service ay ako'y paalis. Kaya kinakailangan tapusin sang-ayon sa ating palatuntunan at sa ating nakatala na programa. So kung tayo handa pa, tayo muna yumuko para sa isang banal na panalangin. Hindi ko alam kayong malalayo kung okay ba kayo dyan, tayo muna yung manalangin. Mapagmahal na Diyos, kami po'y lumalapit sa oras na ito. Sa gitna ng kalikasan, kami po'y sumasamo at humihiling ng natatangi mong gabay at patnubay. Pangunahan po kami sa huling serye ng paksa na nakatalaga sa aming pagtitipon na ito. Ipagkaloob po sa amin ngayon ang pagkaunawa upang kami makapagtalaga ng aming buhay sa aming Panginoon. At kami magpatuloy hanggang sa ika'y bumalik. Ito po ang aming pagsamo at pakabanalin kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang huling paksa na nakalagay sa ating palatuntunan ay awake and let Christ shine. Ano sa Tagalog yun? Ano sa Tagalog yung ating huling tema? Ano sounds? Anong ibig sabihin sa Tagalog? Gumising? Gumising at ano? Magliwanag para kay Kristo. So ating alamin. At sa ating talata na nakalagay doon sa ating palatuntunan ay ang ating susing talata ay masusuntungan sa aklat ng Epeso. Ang kabanata ay 4 o 5 at ang talata ay 14. Ephesians chapter 5 verse 14. Tingnan natin ng talata. Ang sabi ng talata, awake you who sleep. Arise from the dead, and Christ will give you light. Ayaw kong mag-isolate sa talata. Dahil pagka ating pinag-aralan yung talata, meron itong mga kasunod at kaugnay na kasama na dapat nating pag-usapan. Ituloy natin yung talatang ilang kasunod. Ang sabi ng kasunod, dun sa unang verse 14, ang sabi ay gumising at magliwanag sa ating Panginoon. Ang sabi ng kasunod, alamin daw natin na tayo ay lumakad na mayroong pag-iingat. Ang sabi sa Ingles,
See then that you walk circumspectly. Hindi tulad ng hangal, kundi ang sabi dito ay ating lalakad tayong may katalinuhan at pagkatapos ay ating samantalahin ang mga oras sapagkat ang panahon ay mabilis at maikli. Mabilis ba ang oras? Kita mo, alas 10 na maya-maya o ngayon ay alas 9 na. Mabilis ang oras, ano? Hindi natin nalalaman at yung oras na nakalipas, hindi nga daw natin kayang ibalik. At ang sabi ng dalawang talata sa huli, doon tayo titigil sa ating maikling pag-aaral. Kaya nga, ang sabi dito, tayo ay lalakad hindi katulad ng mga mangmang. Alam niyo yung mangmang? Anong ibig sabihin ng mangmang? Come on guys, parang tulog na. Wala na sumasagot. Anong ibig sabihin ng mangmang? Bubu daw. Parang tama din, ano? Next, at ang sabi, unawain natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Huwag daw tayong maglasing ng alak, binabanggit yung alak dyan, kundi ang sabi, mga puspos tayo ng banal na espiritu. Balikan natin yung ating mga talatang binasa. Yung talatang ating binasa ay nagsisimula sa salita na anong sabi? Tama, mga tulog na. Anong sabi? Ano daw? Tulog na nga, walang sumasagot eh. Gumising! Teka muna. Saan ba ginagamit yung salitang hoy? Gising. Saan ginagamit yon? Sa tulog. Wadi tama. Gisingin natin yung ating mga katabi kasi alas 9:30 na tayo ngayon. Tulog na. Maghapong pagod. Naligo pa kanina. Walang idlip kahin ng tanghali. Gisingin na yung katabi. Ha? Hoy, gising. Oh, may tumatawa na. At least meron ng gising. Ang sabi, gumising. Ngayon, tingnan natin. Balikan natin yung mga talata. Alam mo, merong mga taong mahirap gisingin eh. Alam niyo yung mahirap gisingin? Ano yung mahirap gisingin? Ang mahirap gisingin ay yung nagkukunyaring tulog pero hindi naman tulog. Di ba ano? Mahirap gisingin yun, ano? Hoy, gising. Ay, huwag mo akong gisingin, ako'y tulog. Hoy, gising. Sinabi lang ako'y tulog. O, kita mo na, mahirap mong gisingin, ano? Ang sabi, kapag ating pinag-usapan yung salitang gising, ginagamit yan una sa mga taong literal na ano? Tulog. Kaya sabi ko sa inyo kanina, baka meron kayong katabing tulog gisingin. Huwag naman kulitin sa tainga. Delikado ano ho, baka magalit sa inyo. Pangalawa, practically, ginagamit ang mga salitang gumising sa mga taong ano? Nangangarap. Sabi nung kaibigan ko doon sa kanyang kabarkada, huy pare, gising. Malabo kang magustuhan nun sa itsura mong iyan. Huwag ka nang mangarap. Kawawa naman. Ha? Sabi nung isa na babae, yan mukha mo na yan kahit kailan. Hindi kita magugustuhan. Gumising ka. Tumigil ka na. Matindi, mas masakit yun. Sakit nun. Kahit daw kailan, yung mukha mo ngayon, hindi kita magugustuhan. Ay pagkalipas ng ilang panahon, ang sabi ng babae, ako'y nahihiya, kinakain ko rin yung aking salita. Pagkalipas ng ilang panahon, mag-asawa din. Tatlo ang anak ngayon, okay, tango na. Ha? O kaya, uy, sana lumakas ang loob ng ilan sa inyo, ano? Kogising! Ngayon, ha? Kaya yung mga nangangarap dyan, kung talaga namang wala ng pag-asa, ay gising, tama na. Next! Ginagamit din yung sahitang gising sa mga taong, huy, baliw ka ba? Pigilan mo na iyan, gising. Sabi nung isang kabataan, ay, ang gwapo-gwapo nga yan. Hindi naman yan Adventist. Addict pa, huy, gising. Ay, ayaw makinig, hindi gumising, pinakasalan. Aba, gwapo naman ito. Kahit addict, ano kang nangyari? Nagpakasal. Dahil nabuntis, gwapo daw eh. Atokhang. Atokhang tuloy. Yun ang malungkot. Kaya gising, pag tayo parang nababaliw na sa ating ginagawa at sala, ang ating gagawin ay ano? Gising.
inyong isipin at pakaisipin kung anong meron kayo ngayon, baka kayo'y tulog. At kung kayo'y tulog, ay gising. Sabi ng isa, ako'y manliligaw ay sa mga hindi Adventist dahil mas mabait kaysa mga Adventist. Nagyabang pa, oh, gising. Sigurado ka? Ako'y pastor. 19 na taon na ako'y naging district pastor. Madaming nagsabing, pastor, mahihikayat ko rin are. Ay nagpakasal. Pagkalipas ng ilang taon, sinong backslide? Nabackslide yung Catholic? Sinong nabackslide? Yung Adventist? Oh, ay gising! Gising! Bago mahuli ang lahat, gising! At ang sabi sa atin, ha? Baka nababali na, ginagamit din ang salitang gising minsan sa ating karanasang kakaiba. Sabi ng isa, sa dinami-dami naman ng tao, bakit ang namatay pa ay are? Kawawa naman ano? Bandang huli ang sabi, yung pala'y paalala ng Panginoon. Yung isa'y are, yung isa'y nagkasakit. Ang sabi niya, kaya pala ako'y nagkasakit para ipaalam ng Panginoong, hoy, tama na ang kaiinom, gising. Eh, hindi nagigising. Nagkasakit. Ay, sa wakas nagising na magkasakit na. Ngayon, pero, pag ating tiningnan, ang ibig sabihin ng talatang binanggit ni San Pablo, nung sabihin niyang, hoy, gising, ang kanyang panawagan ay may kaugnayan sa ating pagkakatulog na espiritual. Minsan tayo yung ano, marami daw paganyan-ganyan. Alam niyo yung paganong-ganon? Pagayon-gayon, pagayang-gayan, ano pa? Pagarne, papagayan, ay mali! Marami minsang mga kabataan, parang ayos, parang hindi. Ay, anong tawag doon? Balingbing daw. Parang ayos, parang hindi. Bakit ganun? Nakabasa ako sa jeep, doon sa likod. Parang ayos, parang hindi. Ba't mahirap maintindihan yun? Parang Adventist, parang hindi. Ay, gising! Baka kahiga yan. Ha? Kung tayo'y parang Adventist at parang hindi, anong panawagan? Abay, gising. Magpakatotoo na. Ngayon, tingnan natin ang ilang binabanggit ni San Pablo sa usaping ito. Awake o gising? Ang sabi, isang paraan para ating maunawaan ang kahulugan ng pagkahikayat, ha? Yun pala'y katulad ng paikinig ng Ebanghelyo. Narinig mo ang Ebanghelyo ng pagliligtas, naunawaan mong masama ang kasalanan, nagbago ka at sinunod mo ang nais ng Panginoon. Yan. Nakita mong merong problema. So yun ang tawag sa pagkahikayat. Eh kaya lang, tingnan muna, isipin natin. Ay ang sinusulatan ni San Pablo kaya sa talata ay sino? Yung hindi pahikayat? Sino kaya? Ang sinusulatan niya ay mga taga? Taga saan? Taga Epeso. Ay yung mga taga Epesong sinusulatan ay kaanib ng ano? Iglesia sa Epeso. Hikayat na o hindi pa? Hikayat na. Kaya lang kahit hikayat na, ay ang problema ay parang hikayat, parang hindi. Parang ayos, parang hindi. Kaya kung kayo'y parang Adventist at parang hindi, hoy, gising. Teka muna, baka nakakasakit na ako, tayo umuwi na kaya. Mga kabataan, magtutubag ka pa, katotoo na tayo, ha? Ang sabi pa sa atin, kaya ang sabi ng talata, tayo kinakailangan gumising. Hinggil dito, sabi sa atin, sa pagkakataong tayo'y gumising sa ating kasalanan, ang sabi, you must not fall back into the slumber of the old way of life. Kung tayo'y isang mananampalataya na, huwag tayong iidlip sa dati nating buhay. Ano ba yung dating buhay? Ay dating buhay, iba yung dati. Bago na nga eh. Saan ka nakakita nung nagbago ay lalong sumama? Sabi nung isang kapatid dun sa Bindoro, pastor, may maganda akong balita. Ay, anong balita akong maganda? Pastor, gusto kong sabihin sa iyong, hindi na ako naninigarilyo, nagnanganga na lang. Aray. Alam niyo yung nganga.
Ang birang buhay yan. Tumigil ng pahinig, galib, nagnanganga naman. Sabi ko, ano ba namang klaseng buhay yan? Nagising. Yan, hindi ganon. Nagbago na, huwag nang puntahan yung mas iba. Kaya, kung ating titingnan, sa talatang ito, ang mga Kristiyano'y binibigyan ng babala, binibigyan ng paalala, dahil minsan tayo'y naiidlip at sa ating pagkaidlip, yung naidlip ng matagal, anong nangyayari? Nakakatulog ng mahaba. Subukan nyo matulog ng mahaba pag Sabado ng hapon. Pagising mo ng alas 4, anong pakiramdam? Lasing sa tulog, masakit ang ulo. Hindi na makabangon. Masama pala yung susubrahan ng tulog. Kaya kinakailangan gumising. Kaya ang sabi dito, sa talatang ito na ating pinag-uusapan, tayo'y binibigyan ng panawagan mga kabataan nung sabihing gumising, ang ibig sabihin noon, bigyan pansin, pay attention sa Ingles. Yan, dapat nating maunawaan yan. Ngayon, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng pay attention. Sabi ng talata, may tatlong salita dito dapat nating intindihin. Tingnan niyo. Sabi ng talatang kasunod, see them that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Tiyakin daw natin na tayo'y lumalakad na hindi mangmang, kundi lumalakad na ano? Pantas. Alam niyo ba yung pantas? Ano ibig sabihin ng pantas, mga kabataan? Ganito yan, para maintindihan natin. Pag sinabi nating pantas, yun ay yung taong number one, alam ang tama at mali. Intindihan niyo ako? Alam ba niyo ang tama at mali? Ulit natin ng tanong. Alam ba natin ang tama at mali? Isa palang ibig sabihin yun. Ang pantas ay alam ang tama at mali at ang ginagawa ay mali. Tama ba yan? O mali. Ang pantas ay yung taong alam ang tama at mali at ang ginagawa ay alin? Yung tama. Pagka alam mo ang tama at ginagawa mo ay mali, ang tawag sa iyo, bobo. Yun ang natawag isang tablong hangal. Ano ho? So ating naunawaan sana yun. Kaya ang sabi, bigyan pansin, magbigay ng atensyon. Kaya gusto kong ating pansinin yung tatlong salita. Ang sabi, see, walk, and sabi ay wise. At ang ibig sabihin yan, mga minamahal kong mga kabataan, para tayo ay makalakad na nagniningning kay Kristo, dapat nating bigyan ng pansin ang mahalagang mga bagay. Yun ang paalala sa atin. Okay, laktaw natin ng ilang slides nang patuloy tayo, mga minamahal na mga kabataan. Ngayon, tingnan natin. Unawain natin yung salitang circumspectly. Ano bang ibig sabihin nun? Yung palang salitang iyan ay kinumbine ang dalawang salita. Ano yung una? Ang unang salita ay circle. Ano yung circle? Around. Ano naman yung kasunod na salita? Inspection. Mag-i-inspection tayo saan? Sa paligid. Ang ibig sabihin niyan ay ganito. Huwag na natin basahin yung maraming slides o yung maraming pangungusap. Pag sinabi nating paikot, circle, ang ibig sabihin ay look around. Bakit kinakailangan tayo'y magmatyag sa ating paligid? Dahil ang sabi sa atin, look around for the approach of temptation. Marahil bang temptation sa mga kabataan? Ano ang temptation sa kabataan? Gadgets daw, may naamin, sir. Totoo ba yun? Oh, walang mga adventistang addict sa gadget, wala kahit isa. Bakit natawa ang ilan? Ulitin ko nga, walang mga adventistang addict sa games, wala kahit isa. Wala. Kailang walang makaamin. Hindi ko alam kung bakit. Wala nga akong nakikitang adik sa mga cellphone. Wala kahit isa. Wala ring mga hilig sa mga Facebook, sa mga Twitter, saka sa mga games na kung ano-ano. Walang mga Adventist ng ganun. Wala kahit isa.
Bakit kayo natawa? Babaguhin ko. Ay, kung sabihin ko namang ang mga Adventist ay addict sa games, parang namang hindi maganda, no? Hoy, gising. Gising. Baka kayo kasama dun sa addict. Ha? Kaya ang sabi, magmatiyag tayo sa paligid dahil sa ang mga tukso. Ayan o, dumarating. Pangalawa, ang sabi sa atin, magmatiyag tayo sa ating mga pangloob na mga attitude. Ano pa? Ating daw pagmasdan at ating alamin ang impluensya ng inyong mga kaibigan at kabarkada. Meron ba kayong mga kabarkadang hindi naman kaanib sa church? Meron o wala? O marami. Sabi nung isa, alam mo ako ang taong pinakamagaling. Ba't ka magaling? Ah, ako'y magaling. Alam mo kung bakit? Pagkasama ko ay yung mga nag-iinom, ako'y nag-iinom din. Pagkasama ko yung Bible study, ako'y magaling mag-Bible study. Alam ko rin ang mga doktrina. Pag nakasama ko yung napunta dun sa diskuhan, sa sayaw, ako nagsasayaw din doon. Kaya ako'y napakagaling makisama. Boy, ayos ano? Yun ang tinatawag na parang ayos, parang hindi. O tama! Mag-ingat daw tayo sa impluensya ng ating mga kaibigan. Magmamatiyag tayo. Ano pa ang sabi dito? Tingnan natin kung papaanong ang mga tao'y nakaka-atekto at nakaka-impluensya sa iyo, maaaring sa mabuti o maaaring sa masama. At ang sabi sa atin, ating tingnan ang ating Bible reading habits, ating i-check ang marami pang iba, katulad ng ang sabi sa atin ay ating attendance. Uy, attendance. Sabi ni Pastor Lagarile, oy, maraming attendance saan? Sa retreat, saka sa camping, at maganda yon. Para mas maganda, maraming attendance sa retreat, marami ring attendance sa church. So, di ba? Para kompleto ang ganda. Yun ang ating gustong malamaunawaan. At ang sabi sa atin, sa natitirang ilang mga kasunod, tingnan natin ang ating involvement sa prayer, ang ating mga pinag-usapan kaninang maga, at ating tingnan ang ating oras at ang ating tungkuling ating ginagawa sa church at sa ating tahanan. Okay. Tingnan natin mga titirang ilang mga slides ngayong gabi. Sabi dito, walk with your eyes open. Sabi kanina ni Sir na magaling maglangoy. Ano raw? Pag naglalangoy, anong gagawin? Nanda, ano? Huwag pipikit. Mahirap nga may nakapikit na, no? Ha? Kasi kami naglalangoy, kami nasisid pa mabilis. Ako nauntog doon sa kanto ng swimming pool, akala ko malayo pa. Masakit-sakit yung mauntog. Sabi ko, mahirap nga pala ang nakapikit. Tama din nga naman pala, no? Kaya lang, hindi lang sa paglalangoy dapat nakamulat. Nakamulat ang matang espiritual sa ating buhay Kristiyano. Kaya ang sabi dito, walk with your eyes open, alert everything around you, being awake spiritually and shining for Jesus also means wise time management, receiving or redeeming the time because the days are evil. Sabi sa atin, shining for Jesus and wise living is healthy combination of many kinds of choices consistently repeated. Tingnan natin yung ating mga dapat piliin. Okay, number one. Sabi sa atin, good choices about relationship. Kumusta ang inyong mga relationship? Ah, maayos naman. Maayos na? Oh, Pastor, maganda ang aming relationship. Kami very sweet. Lalo pagka walang tao at kami lang. Masama. Maganda ba yun? Ay, kung bakit ba naman mga pag walang tao, yung mga merong ganung mga tao ay kung walang kala nakakakita, ay napakasweet. Look at your relationship. Mga kabataan, ha? Ang ilan sa inyo may relationship at bakit ang gusto yung nagtatago pa? Look at your relationship. So ang sabi dito, shining for Jesus and wise living is the healthy combination of many kinds of good choices consistently repeated. And number one, good choices about what? Relationship. Kung marami kayong manliligaw, swerte nyo. Kung wala kayong manliligaw,
Anong tawag? Malas niyo daw. Anong totoo? At kung marami kang nililigawan, shame on you. I'm going to repeat. Gusto kong maging direkta. At kung ikay maraming nililigawan, nakakahiya ka. Nasa babista ng tao kung sino nililigawan. Sabi nung isa, Pastor, ako'y isa lang. Isa lang sa bawat lugar. Aray. Isa lang sa bawat lugar. Pagkakaloko ka ako itong kabataan. Are. Mga kabataan, mag-ingat tayo. Hindi ito laro. Ha? Kung marami kang nililigawan, tigilan mo na. Manalangin ka na kung talagang sino. At kung maraming manliligaw sa iyo, manalangin ka na lalo na makapili ka ng tama. Alam mo yung mahirap? Sabi nga doon sa kwentong aking binasa, mayroong bata nag-apply ng trabaho, kabataan. Sabi doon sa trabaho, ito ang trabaho mo maghapon. Magsibak ng kahoy. Uy, ang daming nasibak. Tuwan-tuwa yung boss. Kinabukasan ang sabi ng boss, ngayon madali lang ang trabaho mo. Meron dyan tatlong sako ng patatas. Ang iyong gagawin, uupo ka lang, pipiliin mo lang ang bulok at hindi bulok. Tatlong sako lang. Ay, nung pagdating ng hapon, hindi pa nga tapos yung kalahating sako. Sabi ng boss, ba't hindi mo nagawang piliin ang tama at ang bulok at saka ang hindi bulok? Ano bang sabi ng kabataan? Ang pinakamahirap pong gawin ay ang maintindihan kung alin ang bulok at hindi bulok. Ang totoo niyan, mga kabataan, sabihin ko sa inyo, marami ding Adventist ang bulok. Nanliligaw nga, ay bulok naman. Oh. Nililigawan, ay bulok din. Ay, hindi ka tayo. Kaya magpakatotoo na tayo. Kaya ang ibig sabihin, tayo'y gumising dahil ating tingnan, ano, good choice about relationship, at para magkaroon ka ng good relationship, ang sabi sa atin, ang unang pasimula ay ikaw muna ay maging tama ay hindi ang maghanap ng taong tama. Nakuha niyo yung point? Good relationship begins not finding the right person but being the right one. I hope you understand. Ulitin ko, para magkaroon ka ng magandang relasyon o relationship, magsisimula iyan hindi sa paghahanap ng tamang tao, kundi ikaw muna ang maging tama. Amen? So yun, kaya ang sabi, good choices about relationship. Pray for that, beloved young people. Number two, good choices about morality, about mood, about mouth, about money and morality, na pag-alahan natin yan kahinang tanghali. Next, ang sabi sa atin, good choices about your response to pain and disappointment, at ang mga kabataan ay hindi excuse sa bahaging ito. Tama ba ako? Meron tayong disappointments, meron tayong difficulties, meron tayong trials, meron tayong mga insecurities, pero ang sabi sa atin, we need to have good choices about your response in every circumstances of your life, beloved young people. Next, proceed tayo sa kasunod sa ating malapit ng pagkatapos. At ang sabi sa atin, and here, good choices about the use of your time. Sabi sa atin, bakit naman tayo minsan ay hindi nagiging pantas? May sikreto akong sasabihin bago ako magtapos, mga bata. Para tayo maging pantas, ang sikretong itinuro ng talata na ating pinag-uusapan ay ito. Ang sabi sa atin, minsan kung bakit tayo ay hindi pantas ay sapagkat hindi natin naiintindihan ang kalooban ng Panginoon. At kapag hindi natin naintindihan ang kalooban ng Panginoon, hindi nga natin magawa dahil hindi naintindihan. Nakuha niyo ako? Para ating magawa ang kalooban ng Panginoon sa kabilang banda, ang sabi sa atin, ha? Para tayo ay maging pantas, ang sabi sa kabilang banda, if you are seeking to understand the will of God and engage in His will, to whatever extent that is your purpose, you are able to be wise in your daily life and so shining for Jesus. So mga bata, mga kabataan, ipanalangin natin ang kalooban ng Panginoong ating maunawaan. At pag alam natin ang kalooban ng Panginoon at ginagawa natin, lalakad tayo may kapantasan. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya ang sabi, gising.
at magliwanag sa ating Panginoon. Sa dito lang ilang slides bago ako magtapos. Ang sabi sa atin, many who fell asleep after becoming Christians had not sought diligently to understand the will of the Lord that led to their slumber. Ano daw? Marami ang nakakatulog sa kanilang pagiging Kristiyano ang hindi daw ano, hindi hinahanap ng masidhi na maunawaan ang kalooban ng Diyos at yun ang umaakay sa kanila para sila ay mga kaidlip at mga katulog. Sabi dito, absence or negligence leads to spiritual illness. Tama yan. Ano raw? Ang pagtigil, ang pagpapabaya, ang sabi sa atin ay aakay sa ating sakit, sa espiritual, sa pagkakatulog at pagkatapos ay maaaring ikamatay. Sa pagkawala at pagliba natin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagpapabaya sa mga pag-aaral ng Biblia, sa pagpapabaya natin sa ating mamahalagang bagay katulad ng ating paikinig ng mahalagang mensahe ng Diyos, then gradually, forming these bad habits over time, you cannot maintain good spiritual health and cannot be wide awake in your discipleship. The grace of God becomes to no avail. So ngayong gabi, mga minamahal na mga kabataan, sabi ng ating huling tema, awake, shine for Jesus, or let Jesus crime shine upon you. Sabi ng ating mga talata, ulit natin bago tayo magtapos, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you the light. Sabi ng natuturang mga talata sa huling bahagi, see them that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Mga kabataan, nasa huling bahagi tayo ng panahon, sabi nga ni Ellen White, the power of Satan now to tempt is 10 times fold than it was during the time of the apostles. Think of that. I'm going to repeat. The power of Satan now to tempt is how many? 10 times fold than it was during the time of the apostles. And sad to say, one of the main object of Satan's attack and snare nowadays are no other than the young people like you. Dahil kung kayo mawala, wala ng susunod na henerasyon sa ating iglesia. Everything ay ginagamit ng kaaway ngayon para tayo dayain. Mga kabataan, mahatili tayong gising. Mahatili tayong nagmamatsyag. Mahatili tayong listo dahil ang sabi sa atin, ating sikaping maunawaan sapagkat ang panahon ay malapit na. Sabi ng huling dalawang talata, therefore, do not be unwise, but understand the will of the Lord, and by understanding the will of God, we will be able to walk according to His will, and then our lives will be a light, and all of us will shine for God's purpose. Pagpalain tayo ng Panginoon ngayong gabi sa ating pagkatalaga, na samantalang tayo nanahatiling gising sa ating Panginoon at sa ating pananampalataya, magkatotoo na matapos mamatay ang ating dating pagkatao na makasalanan at meron tayong bagong buhay kay Kristo, lalakad tayong may katapatan. Isa man sa mga naririto ay walang mahawaglit. At ating aalalahanin ang ating ritip na ito na naging makabuluhan at makahulugan sa ating buhay Kristiyano hanggang sa ating sakitin ang langit na bayan. Itong aking panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.